Magandang tangki po sa ating lahat ng mga katangki sa buong panig ng Pilipinas at sa lahat po ng ating mga ikatagasubaybay. Ito po muli si Katuring at mangungumusta sa inyo at magbibigay ng mga ilang bagay na mahalagang malaman po natin, no? Sa galaw po ng ating industriya at hanap buhay na pagtatangki. Ayan. So, magandang umaga po. Kayo po ba ay nakapagsipilyo na? Kayo ba ay nakapagwalis na sa inyong mga siyap? Nakapagpagpagpag na ho ba kayo ng mga alikabok ng inyong mga inaamag na mga kolar at mga katawan ng inyong mga tangke? Ha? Oh, inayos nyo na ba yung inyong mga accessories dyan? Nagwalis na ho ba kayo sa labas? Nagdakot na ho ba kayo ng mga itain ng aso dyan sa nagkalat na mga tahi ng aso ng inyong mga kapitbahay? Ha? Tinawagan nyo na ba ang mga karinderya na inyong mga suki? Nag-follow up na ba kayo? Ha? Nagpaalala na ba kayo sa inaamag na mga utang o pautang dyan ng mga ha? Mga magaling mangako? Ha? Oh, may buhay na mano na ba kayo? Ito si Katuring, may isang regas ko na po na nabenta sa awa ng Diyos. Ah, tayo cool lang tayo. Oh, napakainit ng panahon. Ah, wag ho nating isipin ang mga kalokohan at katarantaduhan ng ating mga kasamahan sa industriya. No? Tuloy-tuloy lang po tayo. Ang ating hanap buhay tangkero. Isipin po natin kung ano ang makabubuti lagi sa ating operasyon, kung anong maganda sa kapwa natin, yun po ang gawin natin. Para iwas pagtaas ng ating blood pressure. Kayo ba nakainom na ng inyong mga maintenance? Oh, baka ubos na yung maintenance ninyo, ha? Baka iba na madighay ninyo, maidighay na ninyo yung huling hininga ninyo ha? Ha? Mabuti kung nakahanda na po ang inyong last will and testament. Okay. So another thing, tawag nito, huwag nyong masyadong pa-i-stress, no? Sa mga bagay-bagay na nakaka-stress. Ha? Yung mga kalukuhan ng mga ilan nating kasamahan at ilang mga sumasabit sa ating hanap buhay, pagkibit-balikat nyo na lamang po yun. Ha? Bagamat si Katuring po ay nagpapasalamat sa inyong mga walang sawang pagbibigay sa akin ng feedback, no? Pero at the end of the day, tayo po ay gumagalaw sa isang bakuran lamang. Tayo po lahat ay sa mga pinag-uusapan po natin sa mga tangkero po. Dahil ito nga, no, meron po tayong nakalap na impormasyon. Bagamat si Katuring ay sabi nga natin, bagito pa lamang po sa galawan sa ating industriya, no, sa ating tangkihan. No? Ang sa atin lang naman po, actually nakafocus po tayo yung sa more on values formation. No? So kasama ng values formation ang ating pinaalalahanan, no? Yung pong mga kasamahan natin na tangkero, mapaligal at mapailigal, na bigyan naman ng respeto yung ating hanap buhay, no? Yung ating siyap. Okay? So may balibalita po tayo at may mga kasamahan tayong mga yun nga tangkero pa rin yan, no? Na nagbabagsak o nagpapakalat ng mga flyers. Yan, no? Mga suki, makinig po kayo. Ito po ay mahalagang impormasyon at para po sa inyong proteksyon. Para po sa inyo ito, mga suki. Sa amin pong mga tangkero, lalo na kay Katuring, wala akong dyan. Dahil
kung gusto nilang ibagsak yung kanilang presyo, nasa sa kanila yan, no? Diskarte nila yan. Kung ang tunguhin ng kanilang o ang layunin ng kanilang pagpasok sa industriyang ito ay para manabutahin ng presyo, no? Kaya manira ng kalakaran sa presyuhan o sadyang pinasok na rin po tayo ng mga scammer. Marami po dyan eh. Yun na lamang nagbebenta ng mga tangki dyan. Ako, na-experience ko na yan. Yung aking pinos, ipinos din ng iba. So, na-intercept ko agad. Pinagalitan ko agad yung nag-post. Dahil hindi ho tama yun. Isa hong mga pamamaraan ng panluloko ng kapwa yun. Post mo, gagamitin nila. Kaya hindi mo masisi yung iba. Talagang naglalagay ng watermark per item doon sa kanyang post. So, isa po yan. Pangalawa po, ang dami ko na hong yung pong mga sa mga nagpapadala ng kanilang mga item or nagpapa-pick up ng kanilang bibilhin sa mga legit na courier. Mag-ingat po kayo dyan dahil pwede humagamit kayo para sa kanilang criminal intention. Na yun nga, no? Pababayaran sa iyo, ipa-GGCash sa iyo yung bayad, o kaya pababayaran kay rider, tapos pag nabayaran ni rider, pagpunta ni rider dun sa pagpipick upan, wala na yung item. O kaya naman ikaw may pipick up sa iyo, no? Ginamit yung rider. Tapos tatawagan ka o may message ka nung kausap mo na pwedeng padalhan mo siya kasi nga pwedeng in-overprice niya. O pagdating naman ngayon dun yung item dun sa pupuntahan, wala pala yun, bogus pala. Ang dami pong mga modus operandi ng mga kalukuhan. Meron pa, nung kababago ko lamang pong kapapatayo doon sa kamarin natin, may bumili po ng ako rin din nagtatanong doon sa ano na yun eh. Nagtatanong din po ako doon sa tao na yun na nag-post na napakaraming tangke, dahil nung time na yun talagang kailangan ko po ng maraming empty tank. Dahil alam mo naman na to si Regasco nung mga unang buwan ng implementasyon nitong capturing, talagang napaka-aggressive. So bawat mga tangkero ay naghahanap ng mga empty tank para ipalit ngayon. May nanamantala naman ngayon, may nag-post, maraming tangke. Ito namang isang kasama nating tangkero, gustuhan niya siguro na makakuha lahat ng tangke na yon. In-advance niya na. Nag-advance na siya. Hindi nag-usisa man lang, no? Kung ano mang mga pag-iingat na dapat niyang gawin. Nagbayad na agad siya. Sa gusto ang makuha yung mga tangke ngayon. Ngayon, pagdating, pumunta sa akin. Kasi yung address pala na binigay sa kanya, abay, address ko. Hindi pa naman ako nagpo-post na nagbebenta ng mga tangke. Dahil ako'y nagbebenta lang ng mga filled cylinder. That time, no? Ginamit yung eksaktong address. Sabi ko, hindi ako yan. Kita mo naman yung pangalan. Kita mo yung mga. Hindi ako nagbebenta. Taga ano pa yata yun, operatiba pa yata yung nadali. Mag-iingat po tayo. Hindi ho tayo nakatitiyak ngayon sa ating paligid, no? Marami pong mga masasamang loob. Ewan natin, no? Talaga hong hindi naman ho dahilan na dahil sa kahirapan gagawa tayo ng mga panluloko sa ating kapwa. Okay? So ganun din, di ba? Pinalalahanan ko rin po at nagbigay po tayo ng mga pagpapaalala, mga payo ni Catering sa mga kapwa niya, tangkero, na pagsabi-sabihan po natin, lagi po natin i-briefing ang ating rider na laging i-observe yung proper decorum, yung proper conduct, yung ethical standard ng paikitungo sa mga customer natin, sa mga suki natin. Kahit na mga suki natin na yan ay utangero o yan pakitunguhan po natin ng dahil tayo pong lahat ay
kapwa nagsusumikap sa buhay na maiaon, maialpas ang ating buhay sa pamagitan ng pagsusumikap, no? O ano ba itong pag-try? Pagsubok sa mga negosyo. So, may mga kasama, may mga suki po tayo na limitado rin ang kapital. Kanya gumagawa rin ng mga estratehiya kung paanong makisurvive yung kanyang negosyo. Nagiging kabahagi tayo ng kanyang struggle sa buhay, no? So, paalalahanan natin si customer, si rider. Mapa ang customer natin ay customer sa Super Kalan. Mapa ang customer natin ay 11, 22 or 50 kilogram. Magaling magbayad or utangero. Pakita natin yung the best natin na pakikitungo at pakikipag-usap, no, sa mga suki na yan. Dahil tatandaan po natin, hindi po lalago ang ating negosyo kapag wala ho tayong mga mahal na suki. Mahalin natin, lagi nating pinaalala, mahalin natin ang suki natin, mahalin natin ang customer natin. Pero hindi naman ho tayo pinagbabawalan at hindi naman ho tayo na gumawa rin ng mga parameters o boundary sa pagpapalakad ng iyong negosyo para naman hindi tayo pumagsak, no? Bigay ka ng limitasyon na dapat klaro sa iyong suki. Yung limitasyon na ibibigay mo sa kanya para hindi ka rin maabuso dahil katulad niya, tayo rin ay may limitadong kapital. Lalo pa ngayon at hindi na ho basta-basta ang makapagpatayo ng ganitong klase ng negosyo. Dahil nga, this is a special kind of a business, no? Na talagang strict ang regulation. Dahil nga, this is a special product. It's a flammable substance or product na ipagkakatiwala sa atin ng pamahalaan sa pamagitan ng Department of Energy through the issuance of license to operate. Ayan, kanya nga bago tayo ma-issue ng license to operate, katakot-takot din pong mga permit, certification, inspection, and other matters, no? Bago po ma-approve yung ating mga permit na yan, no? And then same time yung license to operate. So, malaking puhunan na po, lumalaki na po ang puhunan na kinakailangan, hindi na ho katulad dati, no, na meron ka lang tatlo, may bahay ka dyan, sarap ng bahay mo, lagay, yung importante, meron kang kadena, itakadena mo yun, okay lang yun. Although regulated, hindi masyadong stricto, lahat na kapag ano, kahit mga karinderya na malakas, or tindahan na malakas, naglalagay po yan ng mga Super Kalan. Although, sa panahon ngayon, marami pa rin naman tayo nakikita. Pero alam natin na yung mga ganun, automatic colorum na ho yan. No? Automatic bawal na po yan. Dahil yan po ay, sabi nga natin, may guidelines na dapat tayong sundin. Saan lang tayo pwede mag-put up. Okay? Then, yung arrangement, pati yung display, ay binibigyan tayo ng pamantayan. Yung pagdi-display ng ating mga tangke. Pwede ba yung tatlong patong, pati yung pagkakargahan ng ating tangke. So lahat, di ba sabi, i-regulate how we are going to conduct our business. Yun nga eh. In the interest of safety, in the spirit of safety. Yan po lagi ang front ng dahilan kung bakit tayo po ay nire-regulate. In the interest, in the spirit of safety. Ayan. Kaya, although, may malalakas, marami pa rin tayong mga kapatid na malalakas ang loob at na nasanay nga sa ganyang klase ng sistema na patago-tago. Pero alam nyo ba na hindi rin mataas ang moral ng inyong mga rider pagka ho ganyan na patago-tago tayo na hanggang sa ngayon ay nagbebenta tayo ng mga substandard na takya. Ako talaga pinaninindigan ko na, sorry. Sukdo lang wala tayong mabenta o konti lang mabenta natin, pero ang tanggapin at magbenta tayo ng mga substandard na klase ng tangke, yan ang sinasaludo ni Katuring sa kanyang sarili. At yan ang sinasaludo ni Katuring sa mga kapwa niya, mga tangkero, no? Bagamat nasa sa inyo na po kung gagayahin nyo si Katuring, dahil alam ko hindi ho tayo pare-pareho
ng antas ng ika nga, pangangailangan at hindi ho tayo pare-pareho ng antas ng buhay. Pero siyempre, it's a common, it's general, no? Na hindi ko kayo minomotivate nung gumawa ng kalokohan at katarantaduhan. And sabi nga natin, may kapital ka na rin lang, nakapagsimula ka na rin lang, no? Mahal mo na rin lang at desidido ka na rin lang na magtuloy-tuloy sa ganitong klase ng hanap buhay, idiretso mo na, ipaligal mo na yan. Okay? Ipaligal mo na, mag-start ka na. Importante, nagsisimula kasi hindi ka nagsisimula na mag-ayos ng iyong mga papel, no? Mahirap lang yan kung iisipin mo, pero pag gagawin mo, madali lang yan. Ha? May mga adjustment ka namang gagawin. May mga adjustment kang gagawin, no? Okay, so for example, yung motor. Hindi mo kinakailang bumili ng brand new na motor. May nagbebenta nga dyan, 5,000. Basta magbayad ka lang. Parehistro mo, huwag kang gagamit ng mga kolorom. Alam mo, hindi maganda na ganyan ang ating laging remedyo. Laging puro pwede yan, kolorom. Gagamit ka ng mga rider na wala lisensya. Puro napakataas ng risk at kinukuha mo is really you're assuming risk. Ha? Hindi ka naman insurance company to assume the risk. Pero ginagawa mo, lagi kang accommodating risk. Ha? You are accommodating person. Ang ina-accommodate mo lahat, risk. Walang lisensya yung rider. Walang lisensya yung motor. Walang lisensya yung iyong business. LPG business. Di ba? Tapos, binibenta mo pa, mga may singaw yung valve. Kulang pa ng dala ng 6 na guhit. Ano naman yan? Anong moral ang iyong natitira sa sarili mo? Anong moral ang ibabahagi mo sa iyong mga anak? Anong mataas na moral ang itatapat mo sa mga maliliit na tangkerong legal na katulad ni Katuring? Kanya si Katuring ay nagiging instrumento sa mga kasamahan natin na open-minded, na malawak ang kanilang pag-iisip, na hindi naman tayo, hindi natin pinag-uusapan dito yung issue ng pagiging maselan. Pero inilalagay lang natin sa tama. For example, ulitin na naman natin. Yung pong pagbebenta po ng Super Kalan na kulang ng 4, 5, 3 guhit ay hindi tinatanggap ni Katuring. At binabalik po natin yan sa ating mabait at mapag-unawang hauler. Ay yung naunang hauler natin, ay yun ang hindi natin tanggap. Eh kung ganyan, sabihin mo, bubulihin mo pa kami. Kukuha ka pa ng kakampi. I-focus mo pa sa media na yan, ano yan? Gusto, zero tolerance. Eh, di ba talagang zero tolerance na yung sinasabi ng batas? Sasabihin, hindi, kalakaran na yan ng planta. Yan. Ba, wala kang power sa tagal mo na sa industriya. Hanggang ngayon, wala ka man lang ngipin, wala kang power to insist your right doon sa iyong planta. At nakikiisa ka sa planta, nakikikunive ka sa mga katarantaduhan at kalokohan niya. At gagamitin mo pa itong mga malilit na tangkero para magbenta, sabi nga natin, ng kulang sa timbang. Underfill. So pag underfill, illegal po yan. So mahirap, ayaw natin maging kabahagi ng illegal. Nagbabayad tayo ng tama, magbabayad si customer ng tama. Kaya saludo tayo sa mga kakaunti ang benta dyan, pero tama po sa timbang, maayos ang tangke. So, eto, no? Yun nga, sabi nga natin, meron po tayong impormasyon na natanggap. At maraming salamat. Ako po yung nagpapasalamat sa ating mga kasamahan na nagbibigay po ng feedback at impormasyon kay Katuring. Bagamat pinaalalahanan din po natin kayo, na hindi lang din naman ho tayo basta-basta maglalagay ng content dito o magdi-discuss ng mga bagay na wala pong basehan. Pero ito naman ay mahalagang impormasyon na ito po ay para bigyan ng pag-iingat ang mga suki, mga mahal nating mga customer. Okay, mag-iingat po kayo dahil marami pong mga flyers na idinidikit, ibinabagsak dyan na nakalagay yung kanilang pangalan. Walang pangalan yung flyers, pero nagbebenta siya ng LPG, ng mga yan, mga sinatawag nilang M-gas na yan, mga Super Kalan na yan.
Okay, walang pangalan yung ano, yung shop, yung store. Meron lang number. Oh, ang dami niyan. Talagang ano, tapos nakalagay na doon yung presyo. Yung presyo, presyong talagang napakalayo sa presyuhan. Sa regular at normal standard na pricing. So, alam natin na itong wala hong na mapapasimo na walang brand na nagbebenta ng ganyan na klase ng presyo. Ngayon, natural, kung si customer, tayo pong mga customer, suki, ay price conscious po tayo. Imaginin mo, ang price difference niya sa brand ay 100 to 150 or 70 pesos to 150 pesos ang difference. Assuming na ganun, 70 to 100 pesos, 100 peso difference. Oh, let's say sa 11 kilogram. Oh, nakalagay dyan yung presyo. Let's say 700 or 650. Oh, yung super ka lang, nagbibigay 150. Ba? Eh, ikaw naman, dahil price conscious ka nga, ito ngayon ang nangyayari. No? Itong si customer ay natutukso na ipalit yung kanyang magandang tangke, yung qualified na tangke, yung swappable condition na tangke niya, dahil lamang sa 70 to 100 peso difference. Oh, hindi niya kilala yung cost, yung ano eh, yung outlet eh. Tatawag lang yan dahil nakasulat yung number doon, nakasulat yung mga presyo. Oh. Eh ang kuha niya kay catering for example is 850 or 900. Eh ang nakalagay doon is 750. Alam naman kumuha kay catering niya, tatawag na yan doon. Okay? Ngayon, magdi-deliver naman po yan ngayon doon sa magdi-deliver po yan ngayon kay customer. Si customer nakita niya, naku po, dragon yung taki. Oh. Ito naman si rider, ha, yung nag-deliver. Minsan, ito pong rider na ito, mag-iingat kayo. Itong rider na ito, either siya yung may-ari or nakikikuha lang, nakikipick up lang dun sa mga tangkihan na eka nga ay talagang nagkakarga ng mga sobrang mura ang presyo ng LPG. Okay, so kukunin niya ngayon yung tangke, magre-react si customer, ang sasabihin lang naman itong mag-deliver ng tangke nito. Hindi ko, sa susunod, papalitan po natin yan. Ayan, mga suki, mag-ingat po kayo sa ganyang modus operandi na sa susunod. Ikaw naman, nagtiwala ka, na sa susunod ay matatawagan mo pa, wala na po yun. No? Wala na po yung number na yun. Hindi mo nga alam kung anong story yun. So magkano ang nawala sa'yo? Ang natipid mo is 150 pesos for example sa presyo ng LPG. Pero ang nawala sa iyo sa normal price, sa standard pricing ng mga tangke is 1,800. Oh, ngayon. Dahil marami na pong mga nagligal. Talagang yung mga nagligal na yan at pinagpaplanong magligal na yan at kahit yung mga koloro ngayon, hindi na ho tatanggap yan at papalitan yung bad na tangke mo into good tank. Kung hindi ka i-charge, hindi na ho. Hindi na rin ho papalitan yan ng good na walang charge, mas lalo na. O anong nangyari ngayon kay Suki? Anong nangyari kay customer? Naiwan siyang luhaan. Marami po tayong na-encounter na ganyan, na lagi pong, yung pinagbilhan ko ganito, yung pinagbilhan ko ganyan, hindi na makontak. O, ayan, totoo po yan eh. Eh kasi ho, ito po yung mga talagang, ano lang, no? Eh, either dinidispose na lang po yung kanilang mga tangke na mga luma at mga substandard, injurious at dangerous, dinidispose na lamang po yan, nagbabagsak ng presyo na po yung mga yan, nagbabagsak, makakuha po yan, ZPay makapagdispose ng 5 pangit na tangke, makakapture ng 2 good na tangke sa pangakong babalik niya rin yan sa susunod na order, pero wala na po yan. O di, panalo na po siya ron, ha? Panalo na ha. Sa akin, wala naman akong pakialam doon na ibagsak mo yung presyo mo. Eh, ikaw ang namumuhunan eh. Ikaw ang namumuhunan. Sa iyo yan. No? O, sino ba ang magsasuffer niyan? Ikaw din. Wala ako tayong ano dyan. Ang ano natin, ang concern po natin, ay pinag-iingat po natin yung mga suki natin. Ha? Pinag-iingat po natin yung mga suki natin. Na ingatan po ninyo na mawala ang inyong mga swappable and good and swappable condition ng mga LPG cylinder tank. Much more kapag ka ito po ay mga branded na ng mga tangke. For example, meron ka ng Petron, meron kang Solaine, meron kang Regasco, may Fiesta Gas ka, may Phoenix ka, may Town Gas ka, may High Top ka, may High
Ang dami mga klase ng brand. Tapos heto ngayon, papalitan sa iyo pinturado. Huwag niyong tatanggapin. Ayan ha. Sorry po sa mga nagbebenta pa ng mga ganyan, pero ito po hindi para, ito po ay sabi ko nga sa inyo, advocacy ha. Kasangga po tayo ng katotohanan at eka nga yung tama, ha? Yung tamang pamamaraan ng pag-aaral. Yan po ay tinatanggap noong araw. Yan po ay okay pa noong araw. Pero na nagkaroon na po ng Republic Act 11592, ipinagbabawal na po yan. Kaya mga suki, tayo po ay pinag-iingat natin. Naingatan po ninyong mawala. Huwag po kayong tatanggap. Huwag niyo pong tatanggapin yung mga pinturado na yan. Bagamat mura po yan, lahat po ng transaksyon niya na illegal na po yan. Kahit sabihin pa po natin na meron silang suking planta, yung pong planta na yon ay engaged into illegal. Dahil ang pagkakarga po ng walang tatak ng pinturado is illegal per se under the law. Bawal po yon. Kinakailangan ho, meron hong trade name at trade o trademark yung tangke. At kinakailangan ang selyo, ito ang regulasyon mga suki, kung ano ang katawan yun ang selyo, except kapag ka ang trademark o trade name na ito ay inauthorize niya itong brand na ito na gumamit ng kanyang selyo. I will give you an example, Fiesta Gas. O ano ang kanyang selyo? It's Petron. Bakit? Because this one is under the distribution na ng Petron. Okay? So, walang problema doon. Pero yung pong mga ginagamit, no? Nang mga yung mga ditanggal na gano'n tapos ikakabit ulit sa iba, wala na po yan. Ako man po ay sa totoo lang kahit papaano nagdi-dispose pa rin po tayo dyan, pero good tank po yung dinidispose natin, pinapatakbo pa rin po natin sa kagustuhan lang din na medyo maka ano pa rin ng konti-konti. At any rate, yung pong mga tanki na dinidispose natin ay talagang 100% good and qualified for swapping in any case na magkaroon po nang talagang ano na no nang pahigpitan na no. Pero kung tayo po ay magbebenta ng mga dragon diyan na yung pong isang customer ko doon sa may dito sa may Regalado, sa may ano, nako po, ano ba namang klase yon? Ito namang si Suki, talagang kahit anong paliwanag mo sa kanya, yun pa rin ang tinatangkilik niya. Alam mo, nakakatakot na makibahagi ng ganong klase ng customer sa supply ng LPG. Dahil pagka ho nagkaroon ng sunog, madadami pa ho tayo. Kaya wag ho tayo magsawa mga katangke na tayo po ay magbigay ng safety briefing. Si Catherine, pag nag-deliver po, I always have 3 to 5 minutes na safety briefing. Napakasimple lang. Isum up mo lang yung safety briefing na lagi isasara yung valve. Kung ano yung mga applicable na mga safety orientation na dapat mong ibigay sa customer, ibigay mo na right away. Tanggapin at hindi, itutup pa rin niya at hindi, wala ka na doon. Okay? So, balikan po natin yung pong mga flyering, nagpa-flyer po dyan na wala pong pangalan ng kanilang shop or outlet. Nakalagay dyan yung very obvious na yung presyo ay sobrang baba. Ang price difference is 100 to 150. Ay mag-iingat po kayo sa mga ganyan, ha? Wala akong problema tangkilikin ho ninyo yan, pero wag ho kayong papayag na ipagpalit ang inyong mga tangke na good and swappable sa mga ganyang klase ng tangke na yan. Ngayon, sa mga tangkero naman, ito naman ang payo ko. Wag ho tayong ma-stress sa mga taong nagninegosyo ng ganyang kaparaanan. Ha? Kung alayo na nila manira ng presyo, sino ba ang magsasuffer? Di sila rin. Kung ang layo na nila gumawa ng kalukuhan, kasi alam mo, infiltrated naman po tayo kahit sa ang industriya, kahit sa larangan ng paghahanap buhay, anumang klarisin ng hanap buhay yan, pinapasok po tayo ng mga taong talagang talamak sa panluloko. No? Imaginin mo, mangangapital ka ng iyong flyer, magpapalabas ka ng mga flyer, magdidikit ka, napakarami nun. Siyempre, makakuha sila doon ng 10. Malaking bagay na yun. Yung presyo na 700, 750, pasok talaga yun sa mga ano eh. Pasok pa rin naman talaga yan sa mga presyuhan dyan, sa mga planta na patakas. Yung presyo na LPG patakas, meron po yan. Pasok pa po yan. Kasi may nagbibigay pa nga dyan ng mababang presyo. Di talagang kaya. Kaya lang, ang ano nito, talagang hindi niya layunin na mag-stay siya sa
customer na yon. Kasi talagang maglalatag lang ho yan eh. Magpapalakad lang ho yan ng mga flyers. Ilalagay niya lang yung mga flyers na yan. Lalagyan niya na ng presyo. Pagtawag sa kanya, deliver agad, capture ng magandang tangke. Ito naman si customer, ayun. Kasi lagi, sabi ng sabi, M-Gas. M-Gas. Ayaw talagang banggitin yung pangalan ng kanyang pangalan ng kanyang tangke. Marami nga eh, customer nga kahapon, nagbebenta ng tangke, may laman para o Petron Gasol. Sabi ko, halika, tignan mo, Petron Gasol. O ayan oh. Ah, Petron Gasol ba yung tangke mo? Baka pagpunta mo rito, hindi Petron Gasol yun. Ah, alam mo yan. Kaya huwag tayong basta naniniwala sa mga ganyan na klase ng tao. Ah, never entertain yung mga ika nga tinatawag nating too good to be true. Dahil na ilang beses na nadali si Catherine yan. Ah, just because ika nga sabi naming magkapatid, for the love of money. Ah, just because for the love of money, yan natutukso po tayo. Nadadali po tayo ng mga manluloko na tao, no? No. So kung tayo po namang mga legal, sabihin na natin na nagpapaligal, okay? Sabihin na natin may mga pangalan po tayo. Huwag mo nating payagan na gamitin tayo ng mga kasamahan natin na masira yung pangalan natin. Sa gusto mo lang mag-dispose, diba? Yung mga ganyang klaseng napakadumi ng sistema, maduming pamamaraan ng iyong marketing. Ha? Ikaw din ang mag-ano niyan. Kayo din po ang magsasuffer niyan. Yung kapag ka sangkot ka sa mga, alam mo, nagiging sangkot ka sa mga dirty tactics, mga maling pamamaraan. Pero yung sabi natin na binabagsak niya yung presyo, eh, alam mo yan, makaduda-duda yan. Kung ang presyo ganito, sobrang layo doon sa normal pricing at binagsak niya. Kulang yan ng 1 kilo at kalahati, mga suki. Kaya naman natin gawin yan. Kaya minsan pag may tumatawag na customer, patawarin mo naman ako, wala bang bawas yan? At bibiruin mo natin, ilang kilo ba bawas ang gusto mo? Kaya ko naman ibigay yung 950 na yan into 700, bawas ako ng 2 kilo, gusto nyo? Kaya kayo pong mga owner ng karinderya, maging wise na rin po kayo. Kung gusto nyo pong makatiyak, itimbangin po ninyo sa harapan. O pagka nakita ninyo yung kulang, supalpalin po ninyo yung managbebenta ng ganyan. Okay, so hindi ho sumasang-ayon si catering sa mga maling pamamaraan ng bentahan ng LPG. No? Kayo pong mga suki, binabalaan na po kayo, pinag-iingat po kayo. Nawag ho ninyong papapalit ng mga pinturado, yung inyong mga dahilo. Marami na hong mga nagpaligal. Marami na rin hong tatanggi sa inyong mga tangke. At pagka kayo po ay tinanggihan, sasama po ang loob ninyo. Tandaan ho ninyo, hindi naman ho natin pwedeng ipahingi yan at napakamahal ho ng puhunan sa tangke. Empty. Mahal po ang puhunan. So, ayan. So, sa mga nais po na magbigay po at ng mga feedback po kay Catherine, tiyakin po ninyo na suportado rin po ang inyong mga impormasyon dahil mahirap naman po na tayo gagamitin po natin itong channel natin para manira po ng mga bagay na unfounded, no? Ika nga, no? Pero ito pong sinabi natin ay totoo naman, marami po tayo nakikitang ganyan, kaya ito po ay panawagan na para pag-ingatin ng ating mga suki, no? At panawagan na rin sa ating mga kasamahan, gumagawa po ng ganyan, abay tigil na po natin yan dahil nasisira po ang ating industriya. No, nasisira po yung mga tao na hindi gumagawa, yung mga negosyante na hindi gumagawa ng ganyang pamamara. Wala namang problema, magbaba ka ng presyo mo. Ibaba mo nang walang problema yun. Alam po naman na magbababa ka pero may kita ka pa rin. Nasa sa'yo yan. Pero yung yun nga sinasabi natin na ang purpose lang natin is to capture, i-capture natin yung tangke ni customer. Yung mga nagpapalakad ng flyer na walang pangalan, naglalagay ng mga presyong napakakaduda-duda. Tapos pag tinawagan sa susunod na order, hindi na matawagan. So, ayan po. At shout out po muli sa ating mga kasamahan na tangkero. Mabuhay po kayong lahat. Huwag kayong magpaka-stress.
cool lang tayo kahit na isa pa lang yung benta natin. Ang importante, mabayaran ng renta, may pangkain, may pang-share doon sa bahay. Happy na si Catherine. Magandang buhay po.